Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Thursday. Alright, bago tayo magpatuloy, as usual, shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede-pwede na po ay magpadala sa Sendwave para po, syempre, mabilis na makuha na inyong mga minamahal sa buhay yung inyong mga padala. At maganda pa dyan, walang remittance fees, mga kutsero. Ang gagawin nyo lang, i-download nyo lang ang app. Okay, download the Sendwave app. I-register inyong bank account at pwede-pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't iba ring mga bangko sa Pilipinas. At sa inyo pong unang gamit, huwag nyo pong kalimutan na gamitin nyo yung promo code ko na Coach Jared. Ayan. Para makakuha din kayo ng $10 free credit. So, once again, sa mga kaibigan natin nasa abroad, sa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, Sendwave na for all of your remittance needs. Ayan. May update, no? Dito kay Tevez. Complaint versus Tevez to be filed next week over De Gamos. Ito na. Yung mga kaso daw, laban kay Tevez. Panawarin natin yung balita, guys. Multiple. The case against Congressman Tevez for multiple murder. Multiple frustrated murder. Multiple attempted murder will be filed very soon. Bukod sa karumaldumay na pamamas lang, tinitingnan din ng Department of Justice o DOJ ang elemento ng terorismo sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at walong iba pa. Mahigit 10 individual din ang nasugatan sa pamamarin. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, magsasampa rin sila ng kasong terorismo sa ilalim ng mas pinahigpit na Anti-Terrorism Law of 2020 laban kay suspended Congressman Arnie Tevez Jr. Sa naunang pahayag ng kalihim, ang mga baril at mga sasakyang ginamit sa pagpatay kay Digamo ay binili umano ni Tevez bilang financier. Dagdag pa ni Secretary Rimulya, sa lalong madaling panahon ay inaasahang maisasampa na rin nila ang patong-patong na kasong murder laban sa suspendidong mambabatas. If a person with the rank of governor can get killed in his own home because of forces like this, then who will not be terrorized by such an action? Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Tevez hinggil dito. Kahapon ay sinimula na rin ng DOJ ang proseso para ideklarang terorista si Tevez. Isang technical working group ang binuo para tutukan ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mabibigat ng kaso ha, in fairness. Multiple murder, multiple frustrated murder, tapos meron pang terrorism. Ito yung balita kanina. Ayan o, April 27, ito yung balita. We're looking at next week as the time for the filing of cases ng NBI dito sa DOJ. Papadala na natin ng notice si Kong Tevez sa last known address after certification from BI that he has not returned. So, tapos may mga batikos daw sa kanya, bakit daw ang tagal, inabot daw ng 2 buwan. Actually, nabilisan na nga ako dyan. Kasi yung iba, mas matagal pa dyan. Just to put together a good complaint takes a lot of work. Pero totoo din naman kasi yan. Alam nyo kasi mga kutsero, kung sigurado talaga sila, mas maganda na malinis yung ihahabla nila. Ganun naman yan. Yan ang trabaho ng DOJ. As usual mga kutsero, naaagulat lang talaga dito eh yung itong sa pagsasama ng ano, terrorism. DOJ starts process to tag Arnie Tevez a terrorist. So kahapon, balita, this morning the Anti-Terror Council met already and I have made my case already for the designation. So kinausap na niya yung ATC, Anti-Terror Council. Tapos, nag-file na siya ng kanyang mga dahilan kung bakit kailangan siyang kasuhan bilang terorista. We started the process of designating Congressman Arnie Tevez as a terrorist and a technical working group has been formed to recommend the action of the ATC as to the designation of Arnie Tevez and with that, I just made the case out of it. Ito yung pinakamabigat. Kasi, of course, syempre, mabigat din yung multiple murder, multiple frustrated murder, etc. etc. Marami, ano yung mabigat na yun. Pero, dumagdag pa to. Diyos ko. Sa ulo. Tapos sasabi pa ni SOJ, Governor Digamo is the highest locally elected official in the whole of Negros Oriental and for that person to be killed in his own home by a group of professional soldiers and of course recorded for posterity by the CCTV shows us how brazen the crime was. If a person with the rank of governor can be killed in his own home because of forces like this,
then who will not be terrorized by such action? So terrorism. Kaya, so most probably dito siya ilalagay, ipapasok pala. Sa definition kasi ng terrorism, hindi ko lang alam ha, hindi ko pa nababasa yung pinropose ni or sinumiti na position ni SOJ sa ATC, sa Anti-Terror Council. Pero ito yung Anti-Terror Act, ito yung mga crimes na pwedeng punishable ng terrorism. Ayan. Engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life, extensive damage or destruction to a government or public facility, place or private property, excessive interference, manufacture, possess, acquire, transport, supplies, weapons, etc. Release of dangerous substances. Pero actually ito, lahat to ay punishable na by the revised penal code. What made it different from the crimes in the revised penal code ay ito. Ito yung nagbibigay ng konteksto dyan, itong paragraph na to. Kapag yung mga akto na yon, by its nature and context, is to intimidate the general public or a segment thereof, create an atmosphere or spread a message of fear, or to provoke or influence by intimidation the government or any international organization, at mas mahaba pa sa ilalim. Feeling ko lang naman, and this is just an opinion, okay, nililinaw po natin, opinion po ito, opinion lang. Baka dito po, ang ginawa po nilang argument ay ito, itong parte na to, na yung purpose ng pagpatay kay Governor De Gamo ay takutin at i-intimidate ang mga tao sa Negros at magkaroon ng atmosphere ng takot. So feeling ko yun yung argumento nila. Anyway, may composition yan eh. Iba-ibang grupo yan, iba-ibang members yan ng government. Tapos ang gagawin lang nila, i-determine nila kung yung tao ay dapat i-designate na terorista. Pero maraming members yan, so hindi lang isang tao magde-decide diyan. If I'm not mistaken, lima. Limang ano yan eh, representante from different from different departments na related sa public order and safety. Tingnan natin kung ma-designate. It's a stretch. Oh, personally, opinion ko lang, it's a stretch. Parang medyo mahirap yata na ipa-designate si former Congressman Arnie Teves dyan. Pero dapat ba siyang kasuhan? If merong ebidensya, why not? Yun, actually, dapat, yun ang gawin nila. Kung meron talaga siyang nakitaan ng ebidensya na siya talaga yung gumawa ng krimen, o di dapat talagang kasuhan. Yun lang yung dapat gawin. But again, mga kutsero, dapat yung kaso nila dito is airtight. Almost sure win. Of course, kasi yung kabila rin, mag-i-depensa din nila yung sarili nila. How will this move forward kapag nag-file na ng case at lumampas na sa naaprubahan na ng prosecutor ng DOJ yung kaso, ipa-file na nila yan sa korte. At kapag na-file na sa korte, doon palang maglalabas ng warrant. Parang kay Bantag, di ba? Si Bantag ngayon, di ba, naka-hold departure na siya. Wala na siyang di na siya pwede lumabas ng bansa. Naka-hold departure order na siya. Wala na. Nga na. So, may warning na nga rin si SOJ kay Bantag. Tsaka kay, ano pangalan niya? Zulweta. Na nasa Palawan ngayon. Welcome sa Palawan. Welcome sa Palawan si Zulweta. Anyway. So ayun na nga. Kung sasabihin ng korte na there's probable cause based on the evidence submitted, bibigyan ng warrant o saka maglilitis. So doon pa lang talaga, that's when the rubber will meet the road. That's where the rubber will meet the road. So, abangan natin. Yun ang ititingnan natin ngayon kung anong magaganap dun. Kasi, ito, ano pa to? Kung next week pa lang to ipa-file, give it another month. Kasi pag-aaralan pa yan. Pag-aaralan ng prosec, so bigyan mo ng 1 week. After 1 week, pag-aaralan naman ng korte, so mga 1 to 2 weeks yan. So, more or less 1 month. But again, lagi ho natin sinasabi, let's hope and pray that justice will happen. Justice will be served. Ayan. So, ako Chero. Okay, I'll see all of you tomorrow.
in our next Coach Jarrett Live. Please don't forget na mag-subscribe po sa ating Coach Jarrett YouTube channel. Huwag niyo kalimutan yan. Paki-share na rin po yung ating mga videos para marami po makapanood ng kinukwento natin dito. So, yun. So, message lang kayo sa akin. Let me know that the topics that you want to talk about. And, yun. Yun, tatry natin itakil yan, lalo na pagkaya natin. Okay, so I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless everyone, and I'll see you again, alright? Bye everyone, see you. Bye.